I hope na nasa maayos po kayong kalagayan. At kung hindi niyo pa po napanood ang aking last video, eto po iyon. At tungkol naman po sa ating caregiver video, eto naman po iyon. So, ang lahat po yan ay nasa description box below. So, I do appreciate po yung mga comments and video suggestions na iniiwan ninyo sa comment section kasi nagagawa po natin ng video kagaya ng lagi ko pong sinasabi. So, kung meron pa po kayong ibang mga video suggestions or questions, feel free to comment down below. So, alam ko na marami na ako nare-receive. So, gagawin po natin yun one by one. Kaya stay tuned lang po at ina-line up po natin yung mga videos na yun para po makatulong din sa mga nagbabalak na maging caregiver dito sa Canada. So, kung kayo po ay kasalukuyan na nag-a-apply bilang caregiver o kasalukuyan na kayo nagpa-process ng inyong application bilang caregiver at kung kayo naman po ay nagbabalak pa lang na maging caregiver dito sa Canada, I hope na itong channel ko po ay makatulong sa inyo. So, meron po akong mga videos about buhay sa caregiver sa Canada. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ba ang mga requirements para maging caregiver sa Canada, meron po akong video about that. Meron din po akong video kung paano ba mag-apply as a caregiver dito sa Canada. So, I hope na mapanood nyo po yan at magkaroon po kayo ng idea. Ganun na din po ang aking naging buhay as a caregiver sa Canada, yung pong a day in the life of a caregiver. So, yung pong mga videos na yun ay magbibigay sa inyo ng inspirasyon at impormasyon kung kayo po ay nagbabalak maging caregiver. So, kung hindi ka pa po part ng ating community / family, be a part by clicking the subscribe button down below. So, yung last na video po natin is about kung paano ba i-submit ang inyong caregiver application. So, ano ba yun? Online ba or paper application? So, sinabi nga po natin na ang ating application as of now ay wala pang online application. So, that means paper submission po. So, igagather nyo lahat ng inyong mga documents. So, make sure na kompleto po yan at na-check nyo po lahat. At nagawa nyo po or na-comply ninyo kung ano yung nakapaloob dun sa instruction guide. Tapos po, once na-complete na po ang inyong documents, ganoon na rin po ang mga supporting documents, ilalagay nyo na po siya sa envelope at isasubmit nyo naman po siya by mail dito po sa address na ito. Watch this! So, dito nyo po isasubmit ang inyong application. Nasa website po yan ng Canada Immigration. Kung kayo po ay mag-a-apply sa home child care provider. At ito naman po ang sa home support worker. Teka, i-scroll lang natin. So, ayan po ang sa home support worker. So, dito lang sila nakaiba sa station number. Yung sa home support worker, 808. At ito namang sa home child care provider ay 806 yung station. So, I hope na nakatulong po ang video nito sa inyo. At kung nakatulong po, please don't forget to like, share, and subscribe para na rin po makatulong pa po sa ibang mga gusto pang maging caregiver dito sa Canada. So, pwede nyo po siyang i-share sa inyong mga kapitbahay, kakilala, kaklase, or kapamilya. So, hanggang sa susunod po natin mga videos, kita-kits po ulit tayo. Stay safe, stay happy, stay positive, and keep on praying. God bless everyone. Bye!